Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my channel. So ngayon, isi-share ko naman po sa inyo kung paano ko linisan at pakikintabin itong motorcycle ko. So bago ang lahat, ito nakita niyo man siguro, hindi pa nalinisan itong motorcycle ko. Galing pa po ito ng biyahe. So ayan, medyo marumoy pa siya. So bago ko ito pakikintabin, lilinisan ko muna, wawashingan ko muna. So yun, ang gamit ko sa paglilinis nito ay ito po, Joy Dishwashing Liquid. So ang ginagamit ko po dito ay ito po, yung color yellow. Kasi po itong Joy Liquid ay nagtatanggal ng sebo. So kapag marumi na po itong motorcycle natin ay parang maraming oil din kasi yan eh. May mga oil din kasing kumakapit dyan sa motorcycle natin kapag ito ay marurumi. So ayan, hinahalo ko po siya sa isang balding tubig at pagkatapos in-stir ko hanggang sa bumubula. At pagkatapos, gumamit ako ng basahan at tabo. At yan ang gagamitin ko sa paglilinis. Sasabunan ko po muna ng Joy ang aking motorcycle. So ayan po guys, nagsisimula na po akong naglinis o nagsabon sa motor ko po. Hindi na po ako nagbabanlaw kasi yung iba banlawan muna bago sabunan tapos banlaw naman ulit. Sa akin, didiritso ko na siyang sabunan kasi marami man yung tubig na hinihalo ko sa Joy Dishwashing Liquid. So mas makakatipid din kasi kung ditso ka na, didiritso natin sa sabunan. So yan na po. Alam nyo guys, mas nakakatipid din po kasi tayo kung Joy Dishwashing Liquid ang gagamitin natin sa pag sa sabon nito kaysa bibili po tayo ng mga pang sabon talaga sa ating sasakyan. Sa halagang 6 pesos lang nalinis mo na yung buong mong motorcycle. So ayan, tapos na po akong nagsabon. So magbabanlaw na po ako. Sa isang balding tubig lang po, mababanlawan na po natin tong motorcycle natin. So babanlawan ko muna yung basahan na ginamit ko dahil yan din kasi ang gagamitin natin sa pagbabanlaw. Thank you.
So magsisimula na po akong magbanlaw. So pagkatapos kong magbanlaw, yung basahang ginamit ko, pinipigaan ko po yan para ipunas ko po ito sa motorcycle ko na katatapos lang binanlawan para madaling matuyo. Kasi minsan, lalo na kung nagmamadali ako, pinupunasan ko po ito ng pinipiga kong basahan. Pero kadalasan, pagkatapos kong banlawan, pinapatuyo ko po ito ng mga isa hanggang dalawang oras bago ko pakikintabin. So ayan po, malinis na po itong motorcycle ko at natapos ko na ring punasan. At ang susunod kong gagawin ngayon ay kung paano ko pakikintabin ito. So ito na po ang ginagamit ko sa pagpapakintab ng aking motorcycle. Ito po ay tinatawag na VS1 protector. At kumuha na rin ako ng isang tuyong basahan para while in-spray ko siya, sinusunod ko siya ng punas para makakatipid po tayo sa ating VS1 protector. Ito po ang napili kong pampakintab ng aking motorcycle dahil ito po ay nagpro-protect o nagre-restore ng kulay at tumatanggal din ito ng mga stain ng ating sasakyan. At tingit sa lahat, syempre, ito po ay nagpapakintab. At isa pa po, kahit matte black ang iyong sasakyan ay kaya po nitong pakikintabin. Ayan, pagkatapos ko po itong pakikintabin, so dadako naman tayo sa gulong kung paano ko ito papaitimin. Sa pagpapaitim ng gulong,
kahit ano lang po ang ginagamit kong tire black liquid. So sa ngayon, ito po ang ginagamit ko. At gumamit ako ng brush para sa paglagay nito sa gulong. At pwede ring sponge ang gamitin mo. So ang huli ko pong gagawin ay ang paglalagay ng oil sa kadena. Kailangan panatilihin nating laging madulas itong kadena ng ating motorcycle, dahil kapag nanunuyo ito, tumutunog ito kapag nasa biyahe tayo. At ang oil na ginagamit ko sa pampadulas nito ay yung oil na ginagamit din natin sa pag-change ng oil natin. O di kaya yung natitirang oil na galing sa pag-change oil. So ayan guys, tapos na po ako. Ganito lang po ang pamamaraan ko sa paglilinis ng aking motorcycle. At kung nagustuhan nyo po ito guys, paki-like na lang po at paki-subscribe sa aking channel kung gusto nyo pang mapapanood ang iba ko pang videos. At salamat sa panonood guys. God bless.